Eto na naman daw po ang aktingan na itong si Sara Duterte. Kung matatandaan niyo po, sinabi niya na hindi daw porket walang picture na lumalabas ay hindi daw niya ginagawa. Marami daw siyang ginagawa. Yun lang. Yung sinasabi pala niyang marami siyang ginagawa ay puro kabulastogan. Puro pangurakot. Kaya pala walang picture na lumalabas. At ngayon, yung mga ganito daw na aktingan, talagang hindi pahuhuli. Talagang ilalabas ang picture ng mga yan. Ayan, pinagtawanan dati, ano ho, na itong mga diehards si Atty. Lenny Robredo na madalas daw ay may dalang photographer, may mga media daw na kasama. Ayan, eto, talaga lang, matapos siyang magwala doon sa press con at ilikaw ang publiko, ganito na naman ang aktingan. Ang ibig bang sabihin na ito, talagang maniniwala pa rin kayo na mga Pinoy? Sa pambubudol na itong isang ito, napaka-obvious na naman po. Diba? Sa tingin nyo ba, ito ay totoong Sara? Ay kung makita nyo nga yung itsura niya, mukhang diring-diri sa damit niya eh. Dahil hindi naman siguro sanayang magdamit ng ganyan. At lalong diring-diri doon sa nasa paligid niya. Hindi po totoo ang ganitong ipinapakita ng mga Duterte. Aktingan lang ito. Sabi nga nung isang netizen, matapos daw yung dami daw ng walang kawalang hiyaan na ginawa nila, pangurakot at kung ano-ano pa. Eto na naman, the nerve na mambubudol na naman. Diba? A facade to draw sympathy of the voters public or the public. Lumang tugtugin pero naluloko pa din daw ang mga Pinoy. Sa dami ng pera na winaldas na di niya maipaliwanag, eto na naman ngayon daw ang aktingan niya na itong si Sara Duterte, namataan sa baklaran. Nanlibre daw ng street food para sa mga bata. Diyos ko po, ano ba? Tapos sasabihin, lahat ng hindi porket walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Eh, ito ang mga ito. Kung talagang gusto mo makatulong, so iwas ka sa ganito, sa nakikitang ganito. Hindi kasi ito. This is not public service at all. Okay? Hindi ito, kung tutuusin, ang dami pang, mo pang naabala dyan eh. Kung tutuusin, ang dami mong perwisyo dyan sa tingin ko eh. Ano ho? Yung paglibre mo, panlibre mo sa mga kabataan dyan. Talaga lang, madadala na naman po ba ang mga kababayan natin dito sa drama na ito? Sabi nung isang media, Sara Duterte is not a leader in some castle, untouched by reality behind stone walls. She's among her people. Bungak. Talaga? Talaga lang? Hindi niyo pa rin talaga matuntun at mapinpoint kung ano ang sa loobin or nasa loob at totoong kulay ng mga katulad ni Sara Duterte. Ito yan, napakaganda ng komento ng isang netizen. Ito ang problema natin. Magaling tayong magkunwari. Magaling tayo nating pagtakpan ang masamang gawa natin. Ganyan po ang ginagawa na ito si Sara Duterte. Pinagtatakpan, nililikaw ang totoong issue. Galit-galitan. At siya pa itong nagbabanta. With the aid of bloggers and propaganda networks, they can turn the horror image of a criminal into a pretty one, like a saint. For what reason does she visit Baclaran para ipakita na malapit ang puso niya sa kanila? Ang tanong ko kay Sara Duterte at lahat na tuta niya sa mga vloggers at propaganda network, kung nasaan si Vice President Sara Duterte when she was needed the most noong panahon na binaha ang buong Metro Manila and the neighboring cities. Katulad ng kanyang ama na isang kriminal, Duterte abandoned the country when they are most needed by their people. They are like daughter and father. They don't care about you. All they want is to retain their power as long as they can para hindi sila mabilanggo. They are unfit. Totoo naman eh. Unfit po talaga to serve our country. Bakit kasi sa puntong ito magtataka na rin talaga tayo. Ano ho, paano po bang or ano bang klaseng pambubudol eto. Bakit ang bilis mabudol ng mga kababayan natin? Ano? Sa mga ganitong
kilos at drama nga netong sina Duterte. Ayan, oh, pambubudol, bulok na ang style mo na yan, kundi na. Okay, tayo po ay umaasa na yung mga ganitong style ay hindi na e-epekto. Okay, wa-epek na, sana. Dahil, huwag po tayong magbulag-bulagan kung ano ang totoo sa mga Duterte, kung ano ang totoo kay Sara Duterte. Kung ikaw ay believe doon sa nangyaring press con niya at ipagtatanggol mo pa ang isang Sara Duterte, kawawa, no? Pero kayo po ang, ay mga may saya din. Good luck.